Magandang araw sa inyong lahat, mga giling naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng Lihim Kasi Sayang na ipinadala ni Orlan dito sa ating dulaan. Love and Memories. Para hindi ako gawa ng masama ni Leroy. At nagkausap kami ni Alexa bago ako umalis. Pero gumawa ng paraan si Don Leroy para ilayo sa amin. Wala akong nagawa kundi sundin ang sinabi ni Alexa. Magtrabaho sa Manila at mag-ipon. Hindi ko rin mamuntak si Alexa dahil kinuha lang ganyan ang kanyang cellphone. Paminsan-minsan ay umuwi ako sa amin. At nagkausap kami at nalaman ko na hindi pa rin lumalabas sa kanilang bahay si Alexa. Minsan, umuwi din ako sa aming lugar at nalaman niya na hindi na ako umuwi sa lugar namin. At ngayon ay wala na akong problema kay Orlan. Sinunod niya ang sinabi ko na umalis siya sa lugar namin para walang masamang mangyari sa kanya. At inalabas ko yung baril ko at kunwari ay babariling ko. Nervyos ng todo. Kaya sinunod niya ang gusto ko na lumayo siya at hindi na umuwi doon sa lugar namin. Kaya wala akong problema na ang mapapangasawa ng anak ko ay isang hampas lupa dahil wala na siya. At ginawan ko pa ng kwento na may asawa na si Orlan at di na umiuwi doon sa lugar namin. Mahal na mahal kita, Orlan. Ha? Asan ka na? Napagalungkot ko. Tawa ng tawa. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kailangan na alamin ko. Alexa, anong nangyayari sa'yo? Alexa, iha, huwag kang tumuntong dyan sa bintana, baka mahulog ka. Mataas dyan, bumaba ka. Please, iha. Sino ka? Kasama ba si Orlan? Asan siya? Ilabas mo siya. Tinatago mo, ha? Asan ka na, Orlan? Lumabas ka na. Mahal na mahal kita, Orlan. Hindi. Nasisiraan ng bait ang anak ko. Bakit? Alexa, iha, kailangan na ipagamot kita. Hindi ako papayag na ganyan ka. Ipapagamot kita. Mabuti naman at naniwala si Dad na nasisiraan ako ng bait. Kaya kailangan kong makalayo dito para hindi niya ako makita at hindi na ako uuwi sa amin. Kailangan na sundan ko si Orlan doon sa Maynila para magsama na kami at di na maghihiwalay kailanman. Ah, pupunta na ako sa bus terminal. Sigurado na hilong-hilo na sa paghanap si Dad sa akin. Kasalanan niya kung bakit kasi hinadlangan niya ang relasyon namin ni Orlan. Hintayin mo ko, Orlan. Pupunta na kita dyan sa kinaroroonan mo. Thank you.
Gabing-gabi na, napasugod kayo. Ano bang nangyari sa inyo? Mercy, umuwi ba rito si Alexa? Asa na siya? Nakita ba ninyo? Ay, senyor, wala po siya dito. Eh, bakit niyo siya hinahanap? Ano bang nangyari sa kanya? Tulungan ninyo ako. Kailangan natin na makita siya dahil may malumha siyang sakit. Narisisiraan na siya ng bait. Ha? Ano po, senyor? Eh, ano pong dahilan at nabalik si Senyorita Alexa? Siguro dahil sa kay isip sa hampas lupa na yun. O kaya may ipinainom kaya nagkaganon si Alexa. Kailangan na maipamagamot ko siya. Kaya tingnan nga ninyo doon sa bahay ni Natinang. Baka nandoon siya. Opo, senyor. Ay, ang mabuti pa, magpahinga muna kayo dahil alam ko, pagod na pagod kayo. Eh, hindi pa kayo kumakain yata, senyor. Eh, gusto niyong kumain, ha? Wala akong ganang kumain. Dapat na makita natin si Alexa. Baka machambahan ng mga masasamang loob at gahasain pa siya dahil hindi matino ang pag-iisip niya. Kaya pumunta na kayo sa bahay ni Orlan. Baka doon pumunta si Alexa dahil hinahanap niya si Orlan. Opo, senyor, huwag kayong mag-alala. Mahahanap din natin si Alexa. Isa na nga po, makita natin siya sa lalong madaling panahon. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Bakit, Mercy? Ano bang kailangan mo at gabi na pumunta ka dito? Ay, kwan po, Aling Tinang? Gusto ko lang malaman kung nagpunta dito si Ma'am Alexa. Eh, bakit siya pupunta rito? Hindi ba kasama si Senyor? Eh, bakit mo siya hinahanap rito? Eh, alam mo, Aling Tinang, may masamang nangyari kay Ma'am Alexa, kaya hinahanap ngayon ni Senyor. Ano? Ay, sabihin mo sa akin, Mercy. Anong nangyari kay Alexa? Eh, Aling Tinang, eh, naku, kawawa siya. Dahil sa paghiwalay nilang dalawa ni Orlan, eh, nawawala sa sarili. Eh, nabalik si Ma'am Alexa at tinakbuhan si Senyor nang ipapagamot siya sana. Naku, nasa anak ngayon si Alexa. Naku, delikado pag hindi nahanap ka agad. Baka pagtripan pa siya ng mga adek kung gano'n ang kalagayan niya ngayon. Eh, paano na kaya, Aling Tinang? Saan natin siya hahanapin? Eh, buti sana kung hindi dalaga at maganda. Eh, ang ganda-ganda ni Ma'am Alexa. Ang problema, hindi natin alam kung saan siya nagpunta. Anong gagawin natin? Ay, Aling Tinang, hindi dapat na malaman ni Senyor na hindi siya nagpunta rito sa bahay ninyo. Eh, kailangan na ipaalam natin sa mga pulis para tulungan nila tayong maghanap kay Ma'am Alexa! Gabi na! Punta ka pa rito. Sino bang kasama mo? Ah, friend, kailangan ko ang tulong mo. Dapat na may matulugan ako ngayong gabi. Baka puntahan nila ako dito. Ha? Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Kung saan-saan ka hinahanap, pa? Ah, alam mo, friend, tinakasan ko ang dad. Nagkunwari akong nasisiraan ng ulo para makalabas ako doon sa bahay na tinitirhan namin. Ano? Ang ibig mong sabihin? Ikinulong ka ng dad mo? Para masiguro na hindi kayo magkikita ni Orlan? Oo, friend. Kaya tulungan mo ko para hindi nila ako mahanap at di ako ipapakasal sa hindi ko mahal. O ano? Saan ba ako pwedeng matulog ngayong gabi? Halika, doon ka sa bahay ng pinsan ko na hindi alam ng dad mo. Sigurado, pupunta siya dito sa bahay. O halika na, baka hanapin ka na nasa bahay ninyo eh. Mabibisto ka pa na naririto. Ah, huwag kang mag-alala. Bukas ay pupunta ako sa Maynila para sundan doon si Orlan. Dahil ipinasok ng pinsan ko sa trabaho,
Di alam ni Dad. Sana doon pa siya nagtatrabaho para magkita na kami. Bakit lumipat pa ng trabaho si Orlan? Kaya hindi ko siya nakita. Kaya mabuti pa, di pa ako uuwi dun sa amin. Hanggat buhay pa ang Dad. Baka ipakasal niya ako sa lalaking hindi ko mahal. Hindi bale, malalaman ko kung ano ang nangyayari doon dahil tatawagan ako ni Elsa. Kaya dito muna ako sa Maynila, manirahan. At mag-iipon muna ako. Bago ko umuwi sa bahay namin, kung paralisado na si Dad at wala nang magawa para ako'y utusan sa mga gusto niya, hindi na niya ako pakikialaman pa. Elsa, pumunta ba rito si Alexa? Kasi umalis siya doon sa tinitirahan nila ng daddy niya. Ay naku, Aling Tinang. Pasensya na kayo. Hindi ko pa nakikita si Alexa eh. Siguro iniisip niya, kung dito siya pupunta, ay sigurado na hanapin dito. Ang dami na namin na pinuntahan, pero hindi namin siya nakita. Kaya nag-aalala ngayon si Senyor. Dahil alam niya na kasalanan niya ang lahat, kaya nasiraan ng bait si Alexa. Eh sana hindi siya mapahamak. Sana nga po, Aling Tinang. Dahil sabi ninyo na nawawala siya sa kanyang sarili. Dahil hinahadlangan ng daddy niya ang relasyon nila ni Orlan. Kaya nagsisisi na si Senyor. Pero di pa rin sila nakikita ni Alexa. Oo. Kaya hindi alam ni Senyor kung saan hahanapin ang kanyang anak. Hayaan ninyo, Aling Tinang. Kung sakaling malaman ko kung nasaan si Alexa, ay ipapaalam ko sa inyo. At tutulong din po ako para makita si Alexa. Alam mo, Ikong, dahil tinutulan ni Senyor ang relasyon nilang dalawa ni Orlan at Alexa, ayun, nasiraan ng bait si Alexa. Kasi nga, ikinulong pala ng daddy niya doon sa ibang lugar na tinitirhan nila. Siyempre, alam mo naman ang ugali ni Senyor Leroy. Matapobre yun. Kaya, hinahadlagan niya ang relasyon ni na Orlan at Alexa. Siguro, alam mo, nagtago si Alexa. Anong palagay mo, ha? Totoo kaya na nasiraan ng bait si Alexa? Baka nagkunwari lang yung tao para matakasan ang daddy niya. Maaaring totoo yan, Tinang. Pero matagal na rin hindi nagpakita si Alexa kung may sakit na ang daddy niya. At hindi na siya pakikialaman. Sa pwede niyang gawin. Alam mo, dinadalangin ko na sana ligtas sa anumang kapahamakan. Dahil kawawa naman yung tao dahil sa ginawa ng daddy niya sa kanya. At hindi na kaya ng isipan. Kaya nawala sa kanyang sarili. At di mahanap kung nasaan siya ngayon. Alam ko na si Alex ay nagtampo lang yun. Kaya may lihim na galit sa kanyang ama. Dahil nga, nakialam. At nilayo pa siya kay Orlan. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Nag-aalala si Senyor.
kung ano na ang nangyari kay Alexa. Mabuti pa natin gawin eh, manalangin tayo. Para sa kaligtasan ni Alexa. Ano, Mercy? May balita na ba kung nasaan na si Alexa? Ay, wala pa po, senyor. Kaya maghintay lang po tayo dahil ginagawa ng pulis kung paano mahanap si Alexa. Kung hindi ko siya ikinilong noon, sana hindi siya tatakas at hindi magtatago sa akin. Ay, ang mabuti natin gawin ay maghintay lang tayo, senyor, kung mahanap ng mga pulis ang senyorita at saka... Huwag niyong sisihin ang iyong sarili, senyor. Ang mabuti pa, hanapin na lang natin si senyorita para hindi kayo magka-problema at saka makahingi kayo ng tawad sa kanya. Ang iniisip ko, saan siya kukuha ng kanyang ikabubuhay? Wala siyang trabaho. At kinuha ko lahat ang ATM at passbook niya. Ay, alam ko naman, senyor, na kaya niyang mag-apply ng trabaho. Alam niyo naman na may pinag-aralan yung anak ninyo, hindi ba? Paano siya magtatrabaho, Mercy? Nasisiraan siya ng bait. Ang nasa isip ko, baka nagpunta sa mga pinsan niya at nakitira doon. Tama, senyor. Puntahan ninyo ang mga pulis sa bahay ng mga pinsan ni senyorita Alexa. Baka, tama, baka nandoon siya ngayon. Ay, sana nga. Para sabihin ko na hindi na ako makikialam kung sino man ang mamahalin niya. Ano ba ito? Sobra yata ang nainom ko at nahihilom ako. Pero kailangan kong makauwi parang makapagpahinga na ako. Dahil bukas ay pupunta pa ako sa opisina. Kumpare kong yun, hindi siya tumigil ng pagpapainom sa akin. Nalasing tuloy ako. Pero magaan naman sa pagiramdam. Ay, hindi ko pa nakita si Alexa. Sana naman ay umuwi na siya. Hindi. May magkakasarubong ako. Kailangan kong iwasan. Naku, anak, mabuti naman at umuwi ka na. Masaya ako dahil nakauwi ka na, nagkita na tayo. Nga po, Nay. Siya nga po pala. Kumusta na si Alexa? Kung si Alexa ang tatanungin mo, hindi namin alam dahil inilayo ni Don Leroy. Pero natakasan din niya ang daddy niya. At hanggang ngayon, hinahanap kung nasaan na siya. Ini kong ganun. Ako lang maghahanap sa kanya. Imposible na eh. Hindi ko siya matagpuan. At alam mo ba, anak, kung makita mo si Alexa, wala nang hahadlang sa inyong dalawa. Dahil namatay na si Don Leroy. 6 na buwan na ang nakakaraan. Mabuti naman kung namatay na ang matandang yan. Siya yung dahilan kung bakit nagkalayo kaming dalawa ni Alexa. At isa pa, anak, ha? Ang sabi ni Don Leroy, tumakas si Alexa dahil nasiraan daw ng bait. Ano? Hindi totoo yan, Inay. Hindi. Hahanapin ko si Alexa. Saan man siya naroon, hahanapin ko siya.
matagpuan pa kaya ni Orlan si Alexa? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Orlan dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.